Sino nga ba kaila Blake Griffin, LeBron James o Kobe Bryant ang nababagay na pumalit sa role ni Michael Jordan sa susunod na Space Jam? Para sa usapan na yan, makakasama natin ang mga kabarkado nating basketball analysts na sina Renren Ritualo, Anton Roxas at Migs Bustos. Guys, welcome back to the show. Salamat. First time to have everybody together. Blake Griffin. Uniform. Uniform. In uniform, okay. Well, ito na. This discussion's got a long way. The last 2 years na, I think year and a half na chismis na may sequel. At iba-ibang pangalan lumilitaw. Let's start, and from right to left, you're wearing the jersey of Mr. LeBron James. Alam natin na, ito yung pinakamainit yung pangalan eh. Para si Migs, bilang LeBron fan, bakit sa tingin mo karapat dapat siyang maging star ng Space Jam 2? Tingin ko kasi si LeBron ever since, siguro for the past 10 years talagang, he's proven to be one of the best athletes in the world. Okay. So, syempre yung popularity niya talagang uusad yan. So, hanggang ngayon, tingin ko, kung paaktingan lang din at kung madadala lang din niya yung sarili niya, I think talagang bagay siya because of all of those aspects. Right. And he did a movie recently. Yeah. Was it Trainwreck? Was it that the movie? Mm-hmm. Not bad. Have you seen it? Or have you seen some of his acting? Whether that or commercials? I've seen some yung clips nun. Pero I know na kaya nang lumabas talaga on TV just to act it out. Okay. Yeah. Another guy naman na lumalabas and syempre yung pangalan na before LeBron came about, everyone said the next Jordan could be better than Jordan. Mm-hmm. Kinapos lang ng isang championship, but that's another debate. Even a debate about that. But of course, Kobe Bryant, he has all the free time in the world. Oh, Renren, bakit si Kobe? Well, pinag-usapan natin dito pa yung lead star, right? Yes. Yung monster. Oh, not so, monsters. Talaga alam na alam. Kids, ha? Kung alam na pinag-usapan namin. So, Kobe Bryant talaga kasi he's an icon. Tapos, kaka-guest yun lang sa Teen Awards. Nag-present pa siya ng award doon. So, bagay sa kids talaga. Oo, hata ka, ganyan. So, it's very wholesome. Tapos, hindi masyadong scary yung mukha. Medyo siya naman. Wala ko nasabi. Pero may acting skills ba? Marami na siyang commercials, of course. Before, di ba, nag-rap pa yan eh. So, katulad yung sinabi mo, marami siyang time ngayon. Kung saan nga siya napupunta. Recently, nagpunta siya sa Italy, nagpunta siya sa mga camps, nandun siya. So, nandun sa Manila siya recently. Marami siyang oras para mag-shoot ng movie. That's always a consideration. Kasi Space Jam was made between the, during off season, and Jordan had so many requirements. They put up a whole court for him so he could train with his friends and then shoot at basta wild. Anyway, Anton, Blake Griffin, pinangalanan na ni Michael Jordan. Binansagan. If I were to choose, although hindi siya kanyang production, ha, this is a Looney Tunes production, pero for you, bakit bagay si Blake Griffin? Guys, ang dapat talaga bumida sa Space Jam 2 ay si Blake. Okay. Kasi tuwing siya ay dumadakdak, parang nagkakaroon ng earthquake. Nag-rhyme pa yun, ha? Mahusay. Trentino. Mahusay naman si LeBron at Kobe umarte. Okay. Pero mas magaling si Blake sa diskarte. Yan! Pinagandaan! Mga 2 hours po niyang kinompose yan, ha? I know you guys find it funny, pero alam nyo ba na magkaibigan na si Blake at si Bugs Bunny? Oh. Talaga? Oh, magkaibigan na. Panoorin nyo yung video sa YouTube. Okay. It's the best. Nagharap si Marvin the Martian at si Blake Griffin sa isang dunk contest. Oh, talaga? Oh. Teka lang, natatawa ako sa mag-rhyme. Totoo. Okay. Actually, muntik nang nanalo si Marvin the Martian. Okay. Pero bago ito natapos, biglang dumating si Bugs Bunny at binigyan si Blake Griffin ng bagong sapatos. Bagong sapatos! Bagong sapatos, okay, pare. Okay. Pumunta siya sa kabilang free throw line para tumalon. Galing doon. Kabilang free throw line para tumalon. Okay. Umapak muna siya sa moon bago niya binaon. Pumasok yung dunk. Pumasok, siyempre. Okay. Renren, TJ Migs, pagbigyan niyo na si Blake Griffin. Let's let him grow. Okay. TJ, tawagan mo na kaibigan mong si Kristen Ledlow. Pagbigyan na kasi, some people might argue, might not win a championship. Meron itong lima, meron itong tatlo. Okay. Give him Space Jam 2. Anyway, let's break this down. Sinusun, if you're a movie executive, ano ang titignan mong criteria? Mm-hmm. Na, syempre, nandiyan dapat yung basketball
star elite status, okay, however high up there, and the acting capabilities, okay, and acting with cartoons. Pero sa'yo, anong tansya mo din, Mix? Kung ano yung caliber ng isang LeBron James, when you give, you have to weigh those two things. Tingin ko talaga yung number one, and the only requirement is charisma, your connection to your audience, di ba? Okay. Given na yan. So, si LeBron, si Kobe, si Blake, meron ng skills yan eh. Yes. Very elite, di ba? Rings nga lang, medyo lamang kami. Pero, yun talaga, yung charisma, yung kung paano na madodraw yung audience niya sa kanya, kung paano na mabibenta. Para sa'yo rin, anong magandang mix sa dalawang yun, acting and b-ball star elite status? Siyempre, ang target pag Space Jam, mga bata. Right. So, kailangan legend, example talaga, or true role model. Yung tipong sinasabing first one in, last man out. Correct. Every practice. Work, hard work. Oh, so, yun yung madadala nila sa buhay, which is number one yun. Kailangan disiplina. Mm-hmm. So, yun yung inaano, ni Kobe Bryant, yep, the work ethic na, ano. So, he's very inspirational. Nakatulong to sa akin, ha? Very good. Nakatulong sa akin to. Experience. Ha? From experience, nakatulong sa akin. Yan. Kasi, nakalakihan ko yan. I mean, yan yung mga idols. Isa sa mga idol ko, actually, dalawa sila. Mm-hmm. Jordan, tsaka siya. So, yun yung mga natutunan ko sa kanya. It's very inspirational. So, umiyak ako yung Space Jam 1. Eh. Talaga? Kasi tululuha. Hindi ako iiyak dito sa kanya. That's a big thing. Kailangan kaya mong umiyak, matawa at maiyak. Ito, Blake Griffin. Aminin na natin, medyo not as big a basketball star in terms of, I mean, if you want to rank the rings, you know, pero marketability, would you say, is something na isang push ni Blake? He's got so many commercials, probably amongst the non-champions. TJ, tatlo lang yan. Una, marunong siya umarte. Okay. He's proven that. Nagpakitang gilas na siya sa napakaraming commercials. Pangalawa, kaibigan niya na si Bugs Bunny. Okay. So, may connection na. Pangatlo, sinabi na ni bossing Michael Jordan. Well, follow up with that. Does it matter to the public na kailangan merong blessing ng isang Michael Jordan? Aba, syempre. Siya yung original. Eh. The only way you follow up from the original, which is irreplaceable, is you get the blessing from the original. So, MJ's pick, BG, Blake Griffin. Let's do it. Space Jam 2. Okay, ito. Mas... So, para sa iba, baka mas kailangan talaga ikarga ng basketball star yung movie kasi Looney Tunes, let's face it, is not that big of a thing now for the kids. Mm-hmm. It was when Jordan did this, you know, 90s, 20 years ago. Tanda na natin. But, you know, is that a consideration, Mix, na talagang you gotta have that basketball star icon to carry the movie? Kasi nga, the cartoon characters might not be the ones who carry the name anymore. Well, connected with what you said, yung marketability, no? Siyempre, kung yung generation ngayon or yung manonood mismo ng movie, yung target market mo, is kailangan talaga ikaw yung magdadala. Unless, baka yung target market nila, iibahin rin nila. They will always cater to that Looney Tunes sa market. So, if they still get to do that, siguro kahit hindi kailangan talaga as a big of a basketball star yung kailangan. Papayag ba si Michael Jordan na si Kobe ang ilagay doon? I mean, if he had the blessing thing. Kasi di ba, weird kasi... I mean, aside from LeBron, talagang Jordan Kobe, debate eh. So parang, itatayo ba niya sa pedestal na kahanay ko ang isang Kobe Bryant? Pwede, kasi alam ko nung yung retirement game ni Kobe Bryant, binigyan siya ni Jordan ng, di ba binigyan siya ng gift? Right. Di ba? Yung Jordan brand. Against Charlotte. Yes. Yeah. So, pwede niya sabihin, pwede niya i-consider. Although, ang first pick niya, yung endorser niya si Blake Griffin. Jordan Brand eh. Si Kobe may sariling brand. Correct. Di ba? Pwede i-consider. So, pero, ang pipili pa rin dyan, syempre, yung Looney Tunes, which, malaking hatak ni Kobe Bryant sa mga kabataan. Katulad niya sinabi ko kanina, nag-Teen Choice Awards presenter siya na in-award niya kay Justin Timberlake. Correct. So, magandang point ni Renren. Jordan Brand, was that something in line na Jordan may banat siya na kailangan Jordan Brand endorser ang i-anoint niyang successor? Aba, syempre TJ, kasi syempre, bata ni MJ si Blake Griffin. Kasi handpick niya, di ba, yung mga Jordan Brand endorser. So,
So, with that connection, syempre, ang pipiliin niya, mas papaboran niya, yung bata niya, si Blake Griffin. Well, anyway, we will find out, hopefully sooner than later, sana i-announce ni Chris and Ned, na sana, mukhang magka-cameo daw sa movie niya. We'll see. Pero wait, one last question before let me go. May banat to eh. Bakit wala sa conversation yung Steph Curry? Wag nga ba rin? MVP, back-to-back, unanimous MVP, champion, 73 wins, Renren Ritualo ka. Eh, title palang Space Jam eh. Hindi kaya mag-jump. Steph Curry. So, yun na yun. Malite. Pero dumadak siya sa warm-up. Warm-up, dumadak siya. Pero in the game, fine. Understood. Migs, Renren, Anton, the poet. Ay, gusto ka munin si Ed Tolentino. Maraming salamat. Masaya ito masyado, guys. Sabihin natin ito. Thank you, thank you. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.